Yo guys, so meron tayong special na bisita ngayon. So matagal siya dito, hindi nakapunta at na-miss ko tong batang to. Shout out ako si Boris ko ngayon. Tadaw kami yung pangupa. Googlein ko yung pangupa ni Tito Mike na Pogi. Yo, what's up mga kabamba at welcome dito sa ating bagong video yung gagawin. So ngayon, eto na yung pinaka sa mga nire-request ng ating mga kabamba na matagal ko nang gustong gawin, pero eto yung time na para nakapag-isip-isip ako kung ano ba talaga ang top 5 Funko Pop of all time favorite natin. Ngayon guys, pinag-isipan ko to ng ilang minuto, pero to sobrang nahirapan ako kasi lahat talaga ng mga Funko Pop natin is favorite natin, no? Almost 200 pieces na yung Funko Pop natin, pero parang lahat yon 99.9% ko. Kaya itong top 5 na to, medyo pinag-isipan ko at think naman, tama naman yung decision ko. I know some of you is alam na kung ano ba yung top 5 favorite ko, and yung iba dyan medyo magugulat sa ipapakita kong top 5. So sobrang excited na akong ipakita ito sa inyo. Basta para sa akin, sobrang tinitreasure ko itong mga Funko Pop na to. Lahat sila favorite ko. Ito na ang top 5 of all time natin. So handa na ba kayo? In 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Top 5 Funko Pop of all time. Pahirapan na naman. Yo guys, so handa na ako. At ang una natin sa sabihin is yung pang top 5. So magka-countdown tayo. Syempre, ang pinaka-the best is number 1. So for my top 5 favorite of all time Funko Pop is walang iba kundi ang Dragon Ball Eating Noodles. Wala akong masabi sa Funko Pop na to. Bukod sa super cute niya, sobrang ganda ng detalye ng Funko Pop na to. Kung batang 90s ka, ito yung cartoons no na talagang inaabangan-abangan natin mga panahong yun. Sobrang bilis mo lang siya mapapanood sa GMA. Mga dalawa o hanggang tatlong patarastas lang siya, tapos na siya agad. Or siguro kung kukonsumuhin mo is mga 10 to 15 minutes lang siya. Sobrang bitin. Kung pag narinig na namin ng theme song ng Dragon Ball is magtatakbuhan na kami. Hindi na sumasayad na kami mga paa sa lupa para mapanood agad tong cartoons na to. Kaya grabe yung memories na binigay sa akin na to. Kaya ito yung ating top 5 Funko Pop of all time natin. So, Dragon Ball, Goku Eating Noodles. Okay, top 4 na. Top 4. Itong top 4 natin na to, this is one of my favorite PlayStation exclusive game. Alam ko, madalas ko na sinasabi to sa inyo. Live stream, sa ibang vlog. Isa to sa palagi kong minimension na favorite ko talaga. Siyempre, walang iba kundi ang The Last of Us, 4-2, Ellie. Alam nyo guys, ibang-iba ang dating ng Funko Pop na to para sa akin. Bukod sa super cute niya at ang ganda ng detalye niya, nakuha lahat ng attention, nung itsura or yung character mismo ni Ellie, nagbigay ng reason kung bakit kailangan ko to ipasok sa top 5 ko. Yung memories na binigay sa atin nito. Grabe tong game na to. Every time na nilalaro ko tong game na to, feeling ko yung mismong character sa game na yon at napipil ko yung tension at yung init ng bakbakan at kung paano ka makakasurvive sa game na to. For me, ito talaga ang pinaka top 4 natin. At syempre kung hindi mo pa nalalaro tong game na to, huwag mo palalagpasin to. Laruin mo na yung The Last of Us Remastered, The Last of Us Part 2, para ma-feel mo din kung anong bang classic game tong The Last of Us na to. Grabe, saludo sa Naughty Dog. Top 3 na tayo guys. So bibigyan ko kayo ng clue. Palagi ko rin ito sinasabi sa ating mga vlogs, sa mga live stream, na ito talaga isa sa mga favorite ko din na Funko Pop. At alam ko magugulat kayo, top 3 natin na to ay walang iba kundi ang In Sakai Ghost of Tsushima, guys. Alam nyo guys, may sasabihin pa ba tayo sa gantong klaseng kagandang Funko Pop na to? Kung titignan nyo palang lahat ng detalye ng Jin Sakai na Funko Pop na to, wala na akong masabi. Ting sa mga dugo, sa maskara niya at sa mga armor niya, sa espada niya, napakaganda at wala na akong dapat i-mention pa dito kung bakit ito ang top 3 ko of all time. Syempre yung attention din na binigay sa akin ng game na to guys. Alam nyo hanggang ngayon nahihirapan pa rin ako mamili between The Last of Us Part 2 or Ghost of Tsushima. Hindi ko alam at di ko masabi kung ano talaga mas maganda sa kanila. Sila yung klase ng game na parehas kung inuulit-ulit-ulit. Ngayon nilalaro ko ngayon to ulit. Bala kong i-platinum siya. Road to platinum, no? First platinum natin to na game pag nagkataon. Grabe ang pagiging warrior or pagiging bayani nito ni Jin Sakai. Ayoko na masyado magkwento dahil baka ma-spoil yung mga hindi pa nakakalaro ng game na to. Kailangan nyo laruin to at kailangan nyo ma-appreciate kung anong story ang meron ng Ghost of Tsushima. Bakit top 3 ko siya? Game na to, mas na-feel ko yung pagiging matapang mo talaga, no? Pagiging madiskarte mo sa buwan. Paano mo masusolusyonan yung mga problema? Ginawa niya ang lahat kung ano yung mas makakatulong sa kanya mga kaibigan at pamilya siya. Sobrang madugo ng game na to at wala akong masabi sa Funko Pop na to.
Walang iba kundi Jean Sakai. Gozum Tsushima! Okay, ito na, palapit na tayo ng palapit sa katotohanan kung ano ba talaga yung top 1 favorite natin na Funko Pop. At ngayon, nasa top 2 na tayo, guys. Alam ko, some of you is magugulat talaga na bakit ito yung top 2 ko. Friend, ito talaga yung sinasabi ng puso ko. Sobrang nahihirapan ako mamili dito sa mga Funko Pop na to. Pakita ko na sa inyo kung anong top 2 ko. Top 2 favorite Funko Pop of all time, LeBron James. Space Jam, LeBron James. Alam ko hindi pa nilalabas tong movie na to, pero wala akong pake. Gusto ko lang yung action figure niya dito. Per dun sa normal na NBA Funko Pop. It's simply because yung outfit niya dito is Toon Squad. Ako sa sobrang excited na mapanood tong movie na to. LeBron James to eh. Alam nyo guys, ito yung isa sa mga nagbigay sa atin ng lakas, determinasyon, magsusumikap sa buhay para gawin natin yung mga gusto natin at makuha natin yung mga gusto natin. Dahil si LeBron James is sobrang dami niyang pinagdaan ng paghihirap sa NBA career niya, pero still pinapatunayan niyang siya pa rin ang hari ng NBA. For me, wala na siyang dapat patunayan. Isa sa mga hindi ko makakalimutang sinabi ni LeBron James noong 2016 NBA Finals is hindi kayo ilalagay ng Panginoon sa alanganin kung alam niyang hindi mo kayang lunasan. So doon guys, grabe yung naramdaman ko. Siyempre bukod sa naging champion ng Cleveland, na-inspire ako na to work hard and to continue what I want. At kung ano man klaseng problema na dumaan sa inyo, for sure, malulunasan nyo at kayang-kaya nyo gawa ng paraan basta kasama nyo si God. Grabe to guys, LeBron James is my top 2 favorite Funko Pop of all time dahil dun sa mga memories na yan guys. LeBron James! LeBron James! Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! Dito na tayo sa ating top 1 at sobrang excited na akong ipakita sa inyo kung ano ba ang pinaka top 1 Funko Pop of all time natin. Alam ko, nagaan napapanood nyo ako sa mga stream ko at kilala nyo ako bilang collector. Kaya magtataka sa ating top 1 ngayon. Ang ating top 1 Funko Pop of all time, hindi ko kayang ipagpalit sa aking collection. Walang iba kundi ang Crash Bandicoot. Every time na nakikita ko to si Crash Bandicoot, Funko Pop na to, bumabalik ako sa kabataan ko. Hinawak ko siya, feeling ko parang nasa 6 to 7 years old ako ngayon. Dahil ganun at ganun pa rin yung nararamdaman ko sa character na to. Nang dahil dito, namulat ako sa katotohanan kung ano ba talaga yung gusto ko. So every time na naglalaro kami nito nung bata, sobrang nag-e-enjoy ako dito. At kahit pa ulit-ulit ako namamatay sa game na to, talagang kinukontinue ko siya dahil natutuwa ako at nag-e-enjoy ako sa game na to. Siya basta-bastang game lang, no? Medyo mahirap din siya na game. Kamong harapin yung mga bangin, yung mga kalaban na dadaanan niya, kailangan mong makapunta sa finish line. Pero para sa akin guys, sobrang tindi nun, sobrang bigat nun. Kahit anong klaseng paghihirap na pwede pagdaanan sa buhay mo, hindi ka dapat pwedeng sumuko. Gusto mo na ma-achieve yung mga goals mo. Pa ilang ulit-ulit kang matalo, mamatay sa game na to, is i-continue mo kasi nag-i-enjoy ka. Tanda kang harapin yung mga pagsubok na pagdadaanan mo, mahulog ka man sa bangin, magulungan ka man ng malaking bola. Marami sa ating mga gamer na tumatak sa ating mga puso yung sinabi ni Michael Vina. Kaya tayo tumatanda kasi nakakalimutan na natin maglaro. Gawin natin kung saan tayo magiging masaya. Sobrang ikli lang ng buhay natin, di ba? Bakit natin papipiliin malungkot? Ngayon pa lang, piliin na natin maging masaya. Iba yung sinasabi ng puso. Tanya naman guys kung ano na ang top 5 favorite Funko Pop of all time. Tanong ko sa inyo, ano ba ang pinaka top 5 Funko Pop of all time na meron kayo ngayon? Please comment down below at babasahin ko yan isa-isa. Maraming salamat sa mga nanood ng video na to. Shoutout sa lahat ng kabomba natin dyan. Gaya na palagi kong sinasabi, hilaan pataas, huwag niyong kakalimutang supportahan din at kapwa natin live streamers. No hate, just love, bulungan pataas. Yun lang para sa video na to. Sana nag-enjoy kayo. God bless and peace.